this girl ka rin ba? Oo, daddy's girl ka rin ba in real life? Hindi. Parang hindi. Lahat kasi kami, parang fair lahat yung treatment sa aming magkakapatid. And tahimik din kasi yung tatay ko and nanay ko. So hindi mo alam kung sino ba pinapabora nila. Parang fair lahat, equal. Walang kumaga, walang paborito. Correct, walang pinapabora. May nabanggit mo kanina, tanong sa iyo kanina, sabi mo hindi naman kayo ganun ka daddy's girl, pero saan kayo mas medyo takot sa pagpapaalam or whatever, mommy ba or daddy? Parang sa tatay din po eh, kasi sila yung hindi masyado nagsasalita. Alam mo kung every time papaalam ka, okay lang ba talaga sa kanya, o pag uwi mo ba galit siya sa iyo, hindi kanya kakausapin. So feeling ko, although naman po ng parents ko are strict, pero mas sa tatay, nakakatakot magpaalam. Kumbaga, every time na nakita mong straight face na siya, parang, okay, sige, wag na, dito na lang. Behave na ako. Parang gets na, may understanding na between the two of us. If ever man, main, siguro matagal pa naman yon, baka wala pa naman sa isip mo. Kung sakali man na mag-decide ka na to settle down, tingin mo ba mas mahirapan ka magpaalam kay daddy, or sasabihin mo sa partner mo, sabihin mo, oy, kay daddy ka muna magpaalam bago kay mommy? Pili ko pa i-text ko na lang sila. Hindi, importante po yun, syempre, na magpaalam ng maayos sa magulang, di ba? So, yun po. Basta huwag kalimutan na magpaalam sa kanila kung meron mong big decisions na gagawin. Ewan ko lang kung magko-comment ka lang din dito, no? Kasi, ang daddy's girl, ewan ko kung sasagutin mo to, pero okay lang kung ayaw mong sagutin. Ang daddy's girl, isa rin dati sa parang nung medyo may mga tampo-tampo yung mga fans, di ba? Isa rin yung daddy's girl sa sinasabi nilang iboboykot nila, pagalit sila, iboboykot nilang Itbulaga, may mga ganon. Ano lang ang take mo doon? Ano na lang ang masasabi mo doon? Kasi parang iba na talaga yung fandom ngayon. Hindi lang naman sa inyo, hindi lang naman sa humane, hindi lang din sa iba pang mga, kundi iba pang love teams din. Ano na lang ang masasabi mo roon? Sir Gordy, I invoke my right to remain silent para wala nang issue. Wow. Para wala namang issue kasi alam niyo naman, mahirap na kung ano po yung lumalabas sa bibig. Sana may misinterpret, ano? Yes, time na yon, isa sa mga daddy's girl, sabi nila, i-boycott nila. Pero hindi naman naapektuhan. Tumataas naman lalo yung rating, di ba? Okay naman ang rating. So, yun nga, hingan lang sana kita doon ng opinion mo. Pero okay lang naman din kung ayaw mo nang sagutin, ano? Thank you, Maine. Last na lang kung sino man ang sasagot, baka si Direk. Ang ano ba, itong daddy, si Maine ba dito, si Stacy ba? Baka wala ba siyang love interest dito? Wala ba siyang ka-love team dyan? Baka ang ending ba, meron din pala siyang magiging boyfriend sa story or papano? Or iiwasan na pala may ka-love team siya dyan? Parating na po, inaasikaso na po namin. Wow, inaasikaso. So wala pa dyan sa mga bagong ano? Wala pa? May darating na bagong? Inaasikaso na po. Parating na. Inaasikaso na po. Ang kauna-unahang boyfriend ni Stacy ay parating na po. This season, promise. Maine, di ba? Nag-usap na tayo. No, nag-audition na. Nag-audition. Tama, no? Nag-audition na rin po. Nag-audition na. May napili na. So, parating na po. Parating na. Exciting po. Isa po yan sa dapat abangan sa next episode. Yes, magkaka-boyfriend na po si Stacy. Opo. Bagong mukha, Direk, or kilala rin siya? Medyo bago-bago. Okay. Sige. Baka hulaan na lang, hulaan. Baka TikToker, oh. Sige. Thank you very much.